Ang tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at China, hindi po yan maikakaila sa kasalukuyan kasi iginigiit po ng ating bansa, partikular ng ating Pangulo, ang karapatan po natin sa West Philippine Sea. At bilang Pilipino, dapat kaayon po tayo sa paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pagka kumampi ka sa naratibo ng China, definitely isa kang makabagong makapili. Sa balita po na ito, ang mga kabataan na ito in particular ay sumusuporta sa ating laban sa West Philippine Sea. Panoorin muna natin ang balita. Sa harap mismo ng konsulado ng China sa Makati, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong ito noong Hunyo 5. Kinundin na nila ang anunsyo ng China na simula sa Hunyo 15, huhulihin ang sinumang papasok sa itinuturing nilang kanilang teritoryo. Yan, napag-usapan na po natin yan in a separate live streaming. Ano? Pero ang pinakasustansya ng balita na yon, regulasyon po iyang panibago ng China na sa simula sa June 15, lahat daw po ng trespasser dyan po sa South China Sea, including our West Philippine Sea, ay kanila pong ididitin na nang wala pong kaukulang trial. Tingnan natin kung magagawa po yan ng China kasi ang paliwanag po dyan ng ating mga otoridad, hindi po sila papayag. Hindi papayag ang ating bansa na gawin po iyan sa ating mga Pilipino national. At kung sakali mang gawin nila yan, sabi nga nitong si dating Associate Justice Antonio Carpio, hindi tayo makikipag-away. Pero dadalhin po natin yan sa International Court at sigurado matatalo ang China dahil illegal po yung kanilang gagawin. Kaya abangan na lamang po natin yan sa June 15 kung talaga bang ang mga mangingisda po natin in particular kapag ka pumasok sa South China Sea na bahagi po ng West Philippine Sea natin ay kanila pong ikukulong. Ewan ko kung anong mangyayari doon, ano? Pero we are hoping na maging mapayapa sana kahit paano ang mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang ang nakikita ko dyan, lalaban po tayo ng patas ng naaayon po sa international law. Tuloy po natin ang pakikinig dito. So, sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Ang pinapanawagin po nila doon dito ay ang pagbasura po sa sinasabang pagresipong action ng China. Ito po yung una, yung ibababa nilang ruling sa June 15. Ito yung paghuli daw sa mga trespassers sa kanilang 10-9. Na maliwanag naman po nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakapaloob sa 200 nautical mile na tinatawag natin, exclusive economic zone. At ayon po sa konstitusyon natin mismo, ito po ay kailangan protektahan ng ating Estado, kailangan natin protektahan mga Pilipino. Ang kilos protesto ng grupo kasunod ng pang-aagaw at pagkatapon ng China Coast Guard ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Sa graduation ng mga bago nilang reservist sa Philippine Navy Headquarters, sinabi ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na kasuklam-suklam ang panibagong panggigipit na ginawa ng China Coast Guard. Pagtitiyak lamang niya na sa kabila ng pangyayari, hindi sila titigil sa pagbibigay suporta sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Nasabi ko lang doon, it's very unfortunate and it's despicable act. Kasi yung mga bagay na yung pagkain and medicines intended for the troops. So, when you deprive people of their food and their medicine. Meron ngang separate news pa mga tol Yung pati po yung medical assistance na ginagawa ng ating otoridad diyan sa West Philippines, pinigilan pa ng China. Hindi ko lang nailagay dito yung balita pero separate incident po iyon. Saka dito sa pang-aagaw ng pagkain na para po sa ating mga sundalo diyan po sa Ayungin Shoal. Medicines, that's something hindi talaga maganda yan. And but that will not be a reason for us to stop doing the sustainment of our people in the island detachments. We will continue to resupply them. Si Senator Robin Hood Padilla, sinabing susuportahan niya ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Talaga lang, di ko alam kung double talk din itong si Senator Robin Padilla eh. Kung sinusuportahan mo ang posisyon ng ating Pangulo, huwag kang makialam. Wala ka kasing otoridad para gawin ang bagay na yan. Kung yung personal na kapasidad mo ang gagamitin mo, magbitiw ka muna bilang senador ng Pilipinas. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na in your personal capacity kaya ka nakikipag-usap sa China. Ikaw ay halal ng bayan bilang senador. Maaapektuhan at maaapektuhan yan ang Republika ng Pilipinas dahil senador ka eh. Kaya kung itutuloy mo itong sinasabi mo rito, sana magbitiw ka muna sa pagiging senador. Sa naturang issue, kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Sa ngayon, matunog na si Padilla ang susunod na Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino. At siya na nga po ang president ng PDP. Ano? Ito po, late na yata yung balita. Pero sa pating pagkakaalam, siya na yung pangulo ng PDP sa ngayon. Ngayon, dahil po sa pronouncement niya dito po sa balita na ito, eh nireaksyonan po iyan ni Attorney Claire at saka ni Sir Rod kagabi. At ito po ay kanyang nire-upload sa kanyang channel, Batas with Attorney Claire. Gamitin po natin ngayon ang video na ito ni Attorney Claire para mas palawigin po natin yung reaction sa mga pahayag na ito nitong si Senator Robin Padilla. Pa-KUB, nabalitaan niyo ba na si Senator Robin Padilla mismo sa kanyang pagiging public servant, sa kanyang personal na kapasidad, eh siya daw mismo ang makikipag-usap sa China. Kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Sa ngayon, matunog na si Padilla ang susunod na Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino. At ang PDP at Communist Party of China ay nakapagbuo ng tinatawag nilang party-to-party relation ng Administrasyong Duterte. Ano itong party-to-party relation na ginawa, di umano, itong si dating Pangulong Duterte? Basahin nga natin itong senior na post sa YouTube nitong si Attorney Claire. It was on May 6, 2021. Headline, China CPC deepen defense ties with Philippine political parties by Aaron Jed Ravena. Under Philippine President Rodrigo Duterte, again, this was May 6, 2021, party-to-party or P2P relations have been forged and deepened between the Communist Party of China and various Philippine political parties. Such P2P diplomacy offers China a new diplomatic channel to promote bilateral relations and complement confidence-building measures. It also enables Beijing to hedge at the subnational level given the plurality of political bases in the Philippines. Philippine researcher Aaron Jed Ravena looks at the engagement thus far and examines how this may affect Philippine domestic politics. Pero bitin na po yung binasa natin, kaya pakinggan po natin patuloy si Attorney Claire. Gamit ang PDP, Laban Political Party, kasama itong Communist Party of China, nagkaroon pa sila ng alliance kahit na mayroong hindi pagkakaunawaan ang bansang China. Okay, basahin ulit natin itong senior na post nitong si Attorney Claire. Sabi po dito, since Philippine President Rodrigo Duterte took office in 2016, not only have government-to-government ties with China reached an all-time high in the form of comprehensive strategic cooperation, party-to-party or inter-party ties have also become more active between the Communist Party of China and various Philippine political parties, particularly President Duterte's political party where he concurrently serves as chairman, ang Partido Demokratiko Pilipino. Ha? Ngayon, wala na po itong Laban.
Literal po yan, wala nang laban ng PDP. This is in sharp contrast to previous Benigno Aquino administration, which saw no formal P2P exchanges and limited high-level engagement with China, given the adversarial state of bilateral ties back then due to tensions in the South China Sea or West Philippine Sea. Ano kayang kaugnayan nito ngayon sa layunin nitong si Senator Padilla bilang presidente ng PDP, kaya makikipag-usap siya ngayon sa China? Eh kung ganun po ang sitwasyon, balik lang ako doon sa sinabi ko. Eh baka naman pwedeng magbitiw siya sa pagiging senador para naman kahit paano yung polisiya ng ating gobyerno hindi makaapekto sa relasyon sa China. Kasi sa later part ng vlog na ito ni Attorney Clear, ipapakita niya rito ang isang halimbawa ng pagkakamali ng isang senador na makialam sa foreign policy. Si Senator Rapi Tulfo po yung tinutukoy natin dito. Nung nagkaroon ng aberya sa Kuwait, agad-agad nagpahayag si Senator Rapi Tulfo ng kung ano-ano at nagde-demand pa ng public apology. Ano ang nangyari? Yung mga kapwa natin Pilipino na pabalik na nga sana sa Kuwait para magtrabaho, wala na. Hindi na sila nakabalik kasi pinigilan na ng Kuwait government. Siguro nayabangan sa senador na meron tayo. Anyway, panonoodin natin yun maya-maya. But for the meantime, balik tayo rito sa sinasabi ni Attorney Clear. Pilipinas patungkol doon sa West Philippine Sea, ikaw lang para ito sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi nagkaroon ng formal party-to-party exchanges dahil nga sa sinasabing tension sa South China Sea or Philippine tension dito sa West Philippine Sea. Ngunit sabi ng senador, patuloy siyang makikipag-usap sa China sa kanyang personal na kapasidad sa hangarin na maayos na ang sigalot ng dalawang bansa. Hindi mo pwedeng pagsabayin Senator Robin Padilla yung iyong personal na kapasidad sa iyong official na kapasidad kasi senador ka ng republika eh. Laging ang iisipin diyan ng tao, you are acting dahil ikaw ay isang senador. At ano ngayon ang magiging impresyon diyan ng China? Ano yung maaari mong sabihin at ano yung maaaring maging epekto nito sa gobyerno ng Pilipinas at sa gobyerno ng China? Kaya sana itigil mo yan kung mamili ka lamang, Senator Robin Padilla. Ganun lang naman yun eh. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa China, in your personal capacity, bitiw muna sa pagiging senador. Otherwise, manahimik ka na lamang po sana. Hanggang meron tayong diplomatic relations sa China, makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong ikukumit. Dahil wala naman akong karapatan mag-commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po ako magsalita. Kailangan ako makipag-usap sa kanila bilang isang... Ano ang ibig mong sabihin dyan sa for humanitarian reason, Senator Robin Padilla? Can you elaborate ba sa public? Ano ang ibig sabihin ng for humanitarian reason? Kasi kung babalikan po namin yung mga pahayag mo, lagi kang fearmongerer and warmongerer eh. Partikular nung bumisita dito si President Zelensky ng Ukraine, nag-post ka sa iyong page, handa na ba kayo, kabayan? Anong gusto mong palabisan doon? Makikipag-gyera tayo? Ayan ba ang ibig sabihin mo sa for humanitarian consideration? Public servant po ninyo, isa tayo. Kasi yun naman talaga eh. Magkapit-bahay tayo eh. Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi po ako tumitigil ba na nakikipag-usap, nasa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po eh, hanggang meron tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. Eh, very good. Pero partner, bakit siya makikialam? Eh, meron naman tayong presidente. Sino ba sinasabi? Sino ba yung arkitekto ng foreign relations? Diba sinabi niya na yun? Uh-huh. Si BBM. Tama. Alam niyo, ma'am. Makikialam. Sa totoo lang, ano, yung mga ganong mga paandar, eh, titingnan ko na lang si presidente at kung ano ang desisyon ni presidente, susuportahan ko na lang. Oh, nakakalimot ka na ba, Senator Robin Padilla, sa mga pahayag mo na yan? Sapagkat, siguro, sa presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin, magkaiba man kami. Magkaiba man kami ng pananaw,
hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi hindi na importante ang pananaw mo. Sabi mo yan. Yet, doon sa pahayag mo lately, in your personal capacity, makikipag-usap ka sa China. E akala ko ba hindi na importante ang pahayag mo? Bakit ka pa makikipag-usap sa China? Senator Robin Padilla nga naman talaga. Sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Usually, madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Ayun na nga eh. Labag man ako. Nasa gobyerno ka na nga, Senator Padilla, senador ka ng Pilipinas. Kaya wag mong sasabihin in your personal capacity makikipag-usap ka sa China. Maling-mali po yun. Dahil kahit anong gawin mo, ang pakikipag-usap mo na yan na maaaring mangyari kung gugustuhin mo talaga, hindi magre-reflect bilang personal na kapasidad mo kung hindi bilang senador ng Pilipinas. Pagman ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente, pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Ginagawa naman niya ng Pilipinas. Nakikipag-usap tayo continuously sa mga like-minded countries natin na nandito sa ASEAN. Ang Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam. Pero alam mo, Senator Robin Padilla, ang usapin sa South China Sea, katulad ng pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa International Institute for Strategic Studies or Shangri-La Dialogue, hindi na po yan usapin lamang ng mga ASEAN countries. Yan po ay usapin na ng buong mundo. Dahil ang South China Sea, in particular ang high seas, daluyan po yan ang kalakalan ng iba't ibang bansa. Trilyong dolyar sa isang taon ang pinag-uusapan po dyan. Tapos gusto ng China sa kanila lamang yan. O, kaya wag mong sabihin na wag makialam ang ibang mga bansa dito. Particular siguro tinutukoy niya ang Estados Unidos. In the first place, ang Estados Unidos, kaibigan na po natin yan na napakatagal na panahon. Tayo, gumanda lamang ang relasyon natin sa China sometime in 70s sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Pero ang Estados Unidos sa napakatagal na panahon, kahit anong paninira ninyong sabihin na ganito sila noon, hindi maikakaila na after nung ginawa nila noon, after nang ipinagkaloob na nila naman yung ating kalayaan, nagsimula na ang magandang pakikipagkaibigan sa isa't isa ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Kaya nagtataka ako bakit galit na galit kayo sa Estados Unidos eh. Parang wala kayong mga utang na loob na kung meron man tayong kalayaan na tinatamasa ngayon, ang unang kadahilanan dyan, ang Estados Unidos. Sinakop nila tayo pero naipagkaloob sa atin ang kalayaan natin, ang independence natin. Kaya nga tayo naging republika eh. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin din niyo, sana wag, hindi na umabot doon. Eh, malay mo, baka... Ayun na nga eh. Sabi mo lang, no say ka na. Biruin ninyo kung paano nagdo-double talk itong si Robin Padilla sa isang statement pa lamang ha. Una niyang sinabi na hindi niya pakikialaman ang mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mo pa sasabihin na kung ako tatanungin, eh ganyan ang posisyon mo? Eh di parang pakikialam mo na rin yon kasi nagsasalita ka. Hindi ka ordinaryong tao, Senator Padilla. Sitting senator ka sa kasalukuyan hanggang 2028 ang termino mo. Kaya sana, isipin mo naman yung mga katagang sinasambit mo bilang senador ng Pilipinas. Meron. Diba? Oh.
Kaya nga, mga kayubi, baka, kaya nga hindi nagko-comment. Kaya nga hindi nagko-comment si VP Sara. Tahimik lang. Tahimik lang siya. Kasi sabi niya, dapat si PBBM lang yan. Oo. Tapos ikaw? Attorney Claire, eh baka talagang no-comment naman si VP Sara. Eh pambansang no-comment siya eh. Na senador, makikialam ka? Mm. Alam ba to? May bas-bas pa ng pangulo to? Para ikaw makipag-usap sa China? No. At ano mga yun ang agenda mo para makipag-usap? At ano ang authority mo para kung ano yung sasabihin mo sa China, magiging binding sa Pilipinas? Tama. Correct. Ah, baka maging secret deal yan, hindi namin alam. Tapos sasabihin ngayon ng China, eh sinabi ni ganyan eh, pinangako na ganyan eh. May panibago na namang secret deal. May panibago na namang secret deal. Hindi sa kapartner kayo. Baka gusto nito yung si Padilla na tumulad kay Trillanes na pinagkatiwalaan ni Pinoy at mag-back channel sa China. Alam mo, Senator Padilla, hintayin mo na lamang kung ganun ang magiging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, wala pang ganun punto eh. Kung meron mang back channeling na gagawin, marahil, hindi isang senador ang kukunin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung nangyari na kinuha noon si Trillanes, eh tingin ko dahil hindi naman siya senador, kung hindi dahil siya ay dating Philippine Navy officer. Pero sa puntong ito, huwag mo nang isipin pa na ganyan ang mangyayari. Ito naman ay sa pantaha ko lamang. Ano, kasi sabi mo nga, personal na kapasidad mo for humanitarian reason kaya ka makikipag-usap sa China. Pero hindi mawawala sa isipan namin eh, na baka ganun eh. Gusto mong sa madaling salita, Senator Padilla, umepal. Ito, ano ang karapatan mo? Una-una, ano karapatan mo? Uh-huh. Pangalawa, ano ba ang kagalingan mo? Meron ka pang galing para makipag-usap tungkol sa ganitong klaseng problema? Tama. Eh si Trillanes, kaya siya nakipag-usap doon po sa pagkakataon na yon, kaya siya pinili, eh dahil po sa dating Philippine Navy officer siya, di ba? Kaya muli natin balikan yung video na yon itong si Trillanes at ipakita lang natin na magkaiba ang sitwasyon na yan sa katayuan ninyo, Senator Padilla, sa dating senador na si Antonio Trillanes. Ah? Tapos yung mga didisheet, ito pa patuloy na ginagamit para siraan ng siraan itong si Trillanes, kaya tuloy nagresulta ito sa kaso nila. O, pakinggan po ninyo ang paliwanag dito ni Trillanes. Balikan lamang po natin ito mga tol at isingit po natin. Yan. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga makaduterte sa social media laban sa akin, ang back-channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions. Ganyan ba gusto mong version? Senator Padilla, back-channel, tapos ikaw ang bida, ikaw ang makikipag-usap. Malayo, malayong malayo eh, kasi hindi dahil senador si Trillanes that time eh. Yung kanyang karanasan sa Philippine Navy at yung kanyang kapasidad na makipag-usap ang dahilan kung bakit siya pinili ng dating Pangulong Aquino. Ewan ko, kung may ganyang kang kapasidad, Senator Padilla. Nito, binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China? Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nag-tridor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back-channel negotiator ko. Nakilang interview na ako sa radio at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dose ng Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang Shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back-channel negotiator by then-President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear,
Ang pagiging back-channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Sabales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back-channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo. Nauunawaan mo yan, Senator Padilla. Hindi pa pwede diskarte mong sarili. Saka officially dapat designated ka ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya i-reconsider mo yung mga sinasabi mo dito sa balita. Huwag kang gumawa ng isang bagay na maaaring makaapekto sa relasyon ng gobyerno ng Pilipinas at ng China dahil lamang sa iyong personal na kapasidad na sinasabi mo at ang rason mo for humanitarian consideration. Pero paano pa? Kung binigyan pala siya ng basbas ng Pangulo? Imposible. Oo. E di kung bibigyan ng basbas, e di si ano na? Si Secretary Gibuna, saka yung foreign relations natin. Oo. Kasi mas ano sila. Sila yung tama. Dito. Sila yung tamang ano to. O ngayon, intayin mo na lamang kung ikaw ay mabibigyan ng opisyal na basbas. Pero hanggat wala yan, Senator Padilla, huwag mong gawin yan. Mamili ka lamang po. Magbitiw ka bilang senador ng Pilipinas at gawin mo ang bagay na yan. O kung hindi ka magbibitiw bilang senador ng Pilipinas, huwag mo pong gawin ang bagay na yan. Dahil ayaw po naming maulit yung nangyari sa pagitan po ng Kuwait at ng gobyerno po natin nang makialam itong si Senator Rapi, sino ba siya? Senator Rapi Tulfo. Ah, nakalimutan ko bigla pangalan ni Tulfo doon. Ah. Tuloy tayo rito mga tol. Saka si Professor... Anong name ng professor sa UP? Yung nakabanggaan din ni Senator Robin Padilla. Anong pangalan nun? Yung magaling din? I forget the name. Batong Bakal. Yung nagkaroon sila ng ano, professor. Si Professor Batong Bakal yata, kung hindi ako nagkakamali sa gustong banggitin nitong si Jay Batong Bakal. Attorney Jay Batong Bakal. Professor po siya sa International Studies. Ano? Ewan ko kung tama yung subject na binanggit ko. Ilagay niya pala. Ikaw ba yung pag-igot-igot dito ng US na parang chopper? Dapat ba yung ganyan? Eh, dahil sinagot siya ni Professor. Oh. So, yun yan, partner. Ano muna ang galing mo? Diba? Anong expertise mo para makipag-usap? Oy, shoutout sa'yo, boss ninyo. Ha? China. Si boss ninyo, ano naman ang ilalatag mo sa China at ito ba ay alam ng Pangulo? Eh baka kung ano pangako mo. Kasi ang gusto niya, partner, parang maibsan yung init, yung tension. Oo. Hindi, so, hindi yung obligasyon. Mamamagitan siya. Parang gano'n ang mangyayari, partner. Tandaan mo, partner. Baka makialam ka dyan. Oo. At ang kamukat-mukat mo dyan, Senator Robin, mangyayari ka mukha nung pakikialam. So, eto na. Yung sinasabi natin. At salamat kay Attorney Claire kasi muli niya pong pinapaalala sa publiko ito na yung isang senador nakialam dati. Sino ang naging kawawa? Hindi naman si Senator Rapi Tulfo. Yung mga naapektuhan po nating kababayang Pilipino. Ni Senator Rapi Tulfo sa mga OFW natin sa Kuwait, partner. Mm. Ano na nangyari sa mga OFW natin sa Kuwait? Ano na nangyari sa relationship natin sa Kuwait? We are very sorry that this happens and we will do our best that this will not happen again. Yun yun, nagmamatas pa rin. Kung ano talaga dapat public apology? Do you think? Enough na yan? Do you think, sir? Is it enough? No! Of course not. Public apology, why? Kasi paulit-ulit na lang eh. Paulit-ulit na lang. Nangyari ito 2018, delift natin, nagpag-usap tayo, kunting mga suggestion, bilateral talk, mga dapat pag-uwi sa kontrata, and then, nilift, ano? And then, paulit na naman! May namatay na naman, usap ulit, and then after usap,
lift na naman. Pero never na public apology sila doon sa dalawang insidente. Now this time is my recommendation as the committee chairman of migrant workers. Yan ha. Etong mga statement na ito nitong si Senator Tulfo, nagpasama po ito ng sitwasyon. Kasi dapat kayong mga senador, maging mindful po kayo sa mga statement na binibitawan po ninyo. Dapat hindi nyo po pinapagana yung personal feelings ninyo. You always consider yung welfare ng publiko. Hindi dahil galit kayo, dahil gusto ninyo, sa personal ninyong pananaw, ganito mangyari. Look what happened. Panoorin pa po natin patuloy ito. My recommendation is public apology. Why? Because I have so many years of experience kung paano naghihirap, pinapahirapan, kinakawawaw, inawalang hiyang, at inawalang tamang yun. That's why yung paglaya ko galing sa... I'm being emotional. I'm very sorry. Dapat walang room sa inyo sa ganyan. Ano? Huwag kayong maging emotional. Sabi nga nung kritiko mo, si attorney batas natin, ano, Randolph Libayan, when emotions are high, matagal namang kasabihan na ito, pero madalas naririnig natin ito kay Libayan, attorney Libayan. When emotions are high, intelligence is low. Oh, nabalansin mo ba, Senator Tulfo, yung mga namangyayari dahil sa pahayag mo na yan? Tingin ko hindi. At ano ngayon ang say mo? Kawawa naman yung mga Pilipino na hindi na po nakabalik sa Kuwait. Kasi, I don't know, unlike other people dyan sa gobyerno, yung naramdaman ko, alam ko kung paano yung naramdaman ng ating mga aktivis na kinakawawa. Because every day sa Wanted Saladius Action Center ko, marami mga aktivis makamagharap na umiyak ng tulong. Ito ang binanggit ko, dito na 6 na matay. Hindi pa kasama rin yung dosena-dosena ng mga inabuso, sinaktan, nagkaroon ng detrain, piloto, etc. etc. Pero sir, nais ba? Eto. O baka magkaganyan tayo. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, makialam. Sa hindi nyo expertise. Tama. Sir, reaction lang po sa isang, sa hirit po ng isang mambabatas na magpatupad po ng total deployment ba ng OFWs sa Kuwait. Eto ngayon yung nangyari. Pakinggan po ninyo si Pangulo. Yung sa Kuwait? Yes. Well, magbaban tayo. I'm never very comfortable yung nagbaban na ganun. Dahil parang ang pag-ban, sinasabi mo forever na yan, hindi na pwede. Ang sinasabi, ang problema, naging problema natin, tayong binan ng Kuwait. At ayaw na magpa-issue ng mga bagong visa. Eh, nagmamataas tayo. Pero mo, senator ka, tapos ide-demand mo sa republic, sa government ng Kuwait, mag-public apology sa atin. I do not know kung ano talaga mangyari sa 2028. Pero dalawa lang kasi so parang malakas eh. Si Sara Duterte at saka si Rapi Tulfo. Pero kung yan lang talaga ang pagpipilian at wala na talagang iba. Dahil kung bumoto man tayo doon sa iba at hindi rin naman mananalo, eh mas mamarapatin ko na iboto na lamang, I'm sorry to say this mga tol, si Rapi Tulfo kaysa dito kay Itok-itok. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially... Hindi ko magagawang iboto talaga yan eh. Kaya kahit masakit man sa kalooban, siguraduhin ko lang na hindi manalo si Itok-itok, boboto ko kay Rapi Tulfo. Pero sana, mahaba pa naman ang panahon, ma-develop po natin yung publicity sa mga ibang mga potential na kandidato like Gibo Chudoro or Speaker Martin Romualdez o perhaps kung sino man ang susuportahan ng ating Pangulo sa 2028. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Eh, hindi kami nagkakasundo dahil sinasabi nila may paglalabag daw tayo sa kanilang mga rules. Wala naman kaming nakikita. Kaya yun ang naging sitwasyon. So, we will just have to live. But you know, I don't want to burn any bridges. Kasi sabi, baka in the future, baka
in a little while, a few months from now, a year from now, sasabihin, magbago ang sitwasyon, baka pwede pa tayo magpadala ulit ng mga ating workers sa Kuwait. Kaya I don't know, yung sometimes overreaction yung ban. Basta ban na lang tayo ng ban. Hindi naman tama. We have to react to the situation as it is. And I think the proper reaction is to take the decision of the Kuwaiti government to no longer issue new visas. Eh, wala tayong magagawa. It's their country. Those are their rules. So we will just leave that issue open, and hopefully we will continue to negotiate with them. We will continue to consult with them. At baka sakali, down the road, magbago ang sitwasyon. Maibalik ngayon ang ating mga workers, lalo na yung mga nabitin. There are about 800 na papunta na dapat sa Kuwait ay hindi na nakapunta dahil nga dito sa bagong ban. So hopefully down the road, we will continue to work to improve that situation. Kawawa naman, di ba, yung mga pamilya ng mga hindi na po nakabalik sa Kuwait. At yan ay nangyari dahil sa mga hindi magandang pronouncement ng taong gobyerno dito po sa atin, particular ang isang senador. At ngayon, gusto mo na naman mangyari yan, Senator Robin Padilla. Kaya muli, kung talagang paninindigan mo ang pakikipag-usap sa China, mananawagan kami na magbitiw ko na lamang bilang senador. At gawin mo yan in your personal capacity. Kasi kahit anong gawin mo, na sabihin mo man personal na capacity mo, ang action mo na yan at napakikipag-usap sa China, magre-reflect pa rin po yan bilang isang senador. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. At shoutout po sa 506 na manonood po natin mula po sa Facebook and YouTube. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.